Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pagbisita kay Pacquiao, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So kagabi nga lamang po ay binisita ang ating pambansang kamauman ni Pacquiao ng former NBA superstar at 3-time NBA Defensive Player of the Year Dwight Howard, kung saan sinamantala nito ang pagkakataon na makilala ang nag-iisang 8 Division World Champion ng boxing habang siya ay nasa bansang Pilipinas. Bukod kay Dwight Howard ay kasama din itong bumisita kay Pacquiao ang ilan pang mga former NBA players na sila Gilas naturalized player Andre Blatch, Andre Roberson at Mackenzie Moore. Ang apat na NBA players po kasi na ito ay ang magsisilbing import ng Pilipinas para sa kanilang ipapadalang team sa Dubai International Basketball Championship na gaganapin sa susunod na linggo. Tuwang-tuwa naman si Dwight Howard na nasa Pilipinas siya ngayon, kung saan nananawagan mismo ito sa Philippine Basketball Association na kunin siya dahil sa kagustuhan niyang maglaro sa PBA. Subalit ang tanong po dito ay kung kaya ba ng PBA na bayaran ang presyo ng isang former NBA superstar na katulad kay Dwight Howard. Dahil kung susundin nila ang maximum na sahod sa isang PBA import na $20,000 to $30,000 per month, ay magmimistulang barya na lang po ito kay Howard. Sa kabilang banda naman mga idol ay alam nga po nating lahat na napapadalas na talaga ng husto ang pagsasama ni Ryan Garcia at ng undefeated former 5 Division World Champion Floyd Mayweather Jr. Subalit tila hindi na nga po nakapagpigil pa ang promoter ni Garcia na si Oscar De La Hoya na ilabas ang kanyang sama ng loob sa nakikita niyang pagsasama ni Garcia at Mayweather. Hindi po kasi nagugustuhan ni De La Hoya ang nakikita niyang resulta at impluensya kay Garcia ng madalas na pagsama nito kay Mayweather. Ayon kay De La Hoya ay kung tutulungan daw ni Mayweather si Garcia na i-improve ang depensa nito, ay wala naman daw siyang problema doon kasi malaking tulong daw talaga yon para kay Garcia. Subalit mukhang iba umano ang lumalabas base sa kanyang mga nakikita. Ang napapansin niya daw kasi ay bago sumama si Garcia kay Mayweather, ay kating-kati itong makalaban ang WBC Junior Welterweight World Champion Devin Haney. Dahilan kung bakit agad sumailalim ang Golden Boy Promotion sa isang seryosong negosasyon sa kampo ni Haney. Pero matapos daw makasama ni Garcia si Mayweather ng madalas, ay bigla na lang nagbago ang ihip ng hangin. Kasi sinabi na ni Garcia na ayaw niya na munang labanan si Haney. At bagkus tutungo na daw muna siya sa ibang direksyon at lalabanan niya na lang umano ang current WBA Junior Welterweight World Champion Rolando Romero. Dahil dito ay naiwang dismayado si De La Hoya kasi parang sila yung napahiya sa pakikipag-usap nila sa kampo ni Devin Haney. Kaya naman dahil dyan ay suspetsya ni De La Hoya na si Mayweather ang nasa likod ng desisyon ni Garcia na umatras sa laban kay Haney. Bumanat si De La Hoya kay Mayweather na wag na wag daw itong aasta na parang siya ang promoter ni Garcia. Kasi simula pa lang umano nang tumungtong si Garcia sa professional boxing, ay siya at ang Golden Boy Promotions na umano ang nagsilbing promoter ni Garcia. At sila umano ang gumawa ng paraan at nagpakahirap sa lahat ng bagay upang maging isang ganap na boxing superstar si Garcia. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng mga